Hi guys, welcome back to my channel. So in this video, we're going to talk about the salary in Native Gap. Welcome back to my channel. So if you are new in this channel, by the way, my name is Teacher Jessel and I am working here in Native Gap. I'm also a financial advisor and sometimes a freelancer or a seller, you know. Ito yung mga frequently asked questions about the salary. How much is the salary, penalties, and the incentives, and how can you get your salary, and how does the salary affect your performance? So those are the frequently asked questions here in Native Gap. Sasagutin ko na ang inyong mga katanungan. So let's talk about first the tutor rank here in Native Camp, because it will also affect your salary here in Native Camp. So when you entered in Native Camp, you will be in tutor rank B2. Pero yung ranking talaga is from B1 to B8. Hindi ko alam kung bakit dito ka agad. Most of the teachers na pumapasok dito sa Native Camp is dito ka agad yung tutor rank nila. So here is the ranking. Okay? So, kung nakikita niyo dyan, guys, kapag ikaw ay B1, if you receive book lessons per class, you will earn 76 pesos. If you're B2, 80 pesos. If you're B3, 84 pesos. B4 is 88 pesos. B5 is 92 pesos. B6 is 96 pesos. B7 is 100 pesos. And B8, which is the highest rank, is 104 pesos. So, if ever na may mag-book sa inyo na student, tapos andun kayo sa B8, sobrang laki talaga, biruin nyo 26 minutes of lesson is 104 pesos na kaagad, diba? But, since hindi lahat ng student is nagbubook, so mas better sa kanila na mag sudden lessons. Pero kapag sudden class, guys, kahit mapa B1, B2, B3, to 8 ka pa, ang rate ng sudden class is more, sudden lessons mo is 57 pesos and 20 cents. So, yun guys, yung rate ng sudden lessons mo. So, ano ba yung book class tsaka sudden lessons? So, pag book class, meaning to say that the students reserve on the specific time and date. And kapag sudden class naman, the student can enter your class at any time when you are on standby mode. Okay? Say, for example, open yung slots mo for 5 p.m. pero hindi ka naman naka-standby mode, so hindi ka pa rin papasukan ng sudden lesson. So, ganun lang guys. And then, let's talk about the taxes. Okay? So, yes guys, merong tax ang Native Camp na ikakaltas sa sweldo nyo. Pero yun lang yung ikakaltas talaga sa sweldo nyo. Okay, malinaw na malinaw. 10% tax. Say for example, kumita ka ng 5,000, 10% of that is 500 pesos. So yun yung ikakaltas sa sweldo mo. Okay? Now let's talk about the incentives. Okay? So si Native Camp guys, generous naman siya at marami siyang incentives. Say for example, kakapasok mo pa lang dito sa Native Camp, you got your activation account. Okay? So, within 2 weeks na na-complete mo yung 100 lessons, you will be receiving 2,200 pesos if you completed the 100 lessons in 2 weeks, even if it's book class or sudden classes. And ang maganda pa dyan guys, kapag pumasok ka sa Native Camp, meron kang free flag. Ano ba yung free flag? So, ito yung kapag yung student nag-book sa class mo within a week, free yung pag-book or sudden lesson nila sa inyo. But, the Native Camp will gonna pay you the right amount. Okay? Kahit hindi sila nagbayad sa Native Camp, so, si Native Camp magbabayad sa inyo. So, yun yung kagandahan kapag pumasok ka sa Native Camp, meron kang free flag at makaka-check ka ng students na mag-book or mag-sudden lessons sa'yo. So, now, let's have the second incentive. Okay? So, we have also lesson incentive. Say, for example, from June 1 to June 15 is na-conduct mo yung 100 lessons. So, meron kang 550 pesos na incentives. Okay? We also have no cancellation incentive. Say, for example, within the pay period, let's say June 1 to June 15, you conducted 20 booked lessons in Native Camp. Okay? From June 1 to 15. So, you will gonna receive 550 pesos. Okay? Without any cancellation. Or say for example, na-reach mo yung 20 book lessons. Tapos, nagkaroon ka naman ng cancellation after that. So, hindi mo yung makukuha. Dapat walang cancellation. It's either 20 book lessons or more than 20. You will receive 550 pesos
per pay period. Okay, so yun. And we also have introducing tutors incentive. So introducing tutors incentive, so for example, teacher ka na dito sa native camp and may inintroduce kang bagong tutor at nakapag-conduct siya ng first lesson niya in 2 weeks, okay? So within 2 weeks, nakapag-conduct siya ng first lesson niya. So you will be receiving 550 pesos, so parang recruitment fee na yun sa inyo. So yun. And then we also have ranking incentives. We have here 2 ranking categories: top 20 highest rating of the month and top 20 of the highest lesson time conducted for the month. Okay, for the month, so meaning to say binibigay to for the month, not for the pay period. Okay, so first is if you reach the top 1 rank in highest rating of the month, is you will be receiving 3,500 pesos. If top 2, 3,000. Top 3, 2,500. 4 to 5 is 1,500. And then 6 to 10, 1,000 pesos. And then 11 to 20 is 500 pesos. So those are the ranking that will be given every 25th of the month. At hindi lang yan. So, say for example, nag-top rating ka for the month. And then, ikaw din yung top highest lesson time conducted for the month. So, pareho mo siyang makukuha. Okay? Say for example, top 1 ka na sa ranking ng highest rating. Yung top 1 ka pa sa ranking ng time lesson conducted. Eh, yung top 1 na yun is 3,500. So, meron kang 3,500 plus 3,500 is 7,000 pesos na incentive. Okay? So, now, regarding naman dun sa payment, guys, so sumasahod kami is every 10th of the month and 25th of the month. Pagdating naman sa penalty, guys, yun naman ang kagandahan sa native camp kasi hindi sila ganun kalakas ang tama na magpa ganun kalakas ang tama na magpa-penalty. So yun, tsaka nagkakaroon ka lang naman ng penalty kapag ka nag-cancel ka ng book lessons. Okay, so yun, say for example, nag-book sa yung student, pagka kinansel mo siya greater than 24 hours before the class is wala ka pang penalty. Pero pag kinansel mo siya from 1 hour to 12 to 24 hours, meron kang 27 pesos na penalty. Pero pag kinansel mo siya from 1 hour before the class, meron kang 80 pesos na penalty. So ganun lang yun, guys. Kaya kapag kayo may book lessons, is huwag kayong magka-cancel. Okay, kasi baka ma-penalty kayo. Kasi minsan, since newbie ka, minsan nakakapag-cancel ka ng book lessons kasi hindi mo alam yung gagawin, di ba? So, nangyari sa akin yun, guys, na na-penaltyhan ako ng 80 pesos. Okay, kasi 10 minutes before na-book si students, and then may pumasok na sudden class. So, after nung sudden class, yes, hindi na ako nakabalik sa standby mode. So, yun, afternoon, akala ko naman automatic na napapasok si student, pero hindi ako aware na hindi pala ako naka-standby mode. So, na-penaltyhan ako ng 80 pesos. Okay? So, say for example naman si student yung nag-cancel ng book class. Okay? So, ang mangyayari, guys, say for example, 6 minutes before, kinansel ni student yung book lesson niya sa inyo, babayaran kayo ni native camp. Hindi nga lang buo, pero magkakaroon pa rin kayo ng payment for 27 pesos. Yung mga nagtatanong kung paano daw namin kinukuha yung salary namin. So, ang kailangan lang ni Native Camp is BPI bank account or PNB bank account. Okay? So, may ginawa akong mistakes dito sa paglalagay ng account number. So, this is for newbies, guys. Dun sa i-fill up nyo na bank account, guys, meron dong 16-digit example numbers. Okay? Hindi 16-digit yung ilalagay nyo dun. Yung 10-digit account number lang. Kasi yung 16-digit, guys, is the card number. Okay? So, ang ilalagay nyo is yung 10 digits account number. Okay? So, yun. So, ako, ang gamit ko is BPI. So, hindi ko alam kung ano meron sa PNB. But pag sa BPI, so, ganun siya. So, now, let's talk about rating, guys. Because I believe na ito yung isa sa nakaka-affect kung bakit lumiliit yung sahod ng isang ng tutor sa native camp dahil sa rating. Kasi, kapag newbie ka pa lang, you are just building your name here in Native Camp. So, dapat ikaw yung tipo na tang ibibigay mo lahat ng kaya mo, diba? Ng best mo, para magkaroon ka ng maraming students at para hindi bumaba yung rating mo. Kasi guys, marami akong nababasa ng mga rants about na kapag bumaba yung rating nila is mawala na sila ng students. So, actually guys, yes, there
is a big possibility na ganun yung mangyari. Kasi in my case, nangyari din sa akin yan. And it's happening to me right now. 1 week ako naka-free flag. So, it's already given na may mga magbubuk. May mga sudden class pala. May mga sudden class na papasok sa akin. Siyempre, free flag ako. Pero, yung book class guys, konti lang nag-book sa akin nun. Within my free flag, only like it's only three book classes yung na-receive ko. And then, since I have a free flag, so maraming nagsasadan ka sa akin. At isa pa, 5 yung rating ko. Okay? So, anong nangyari sa akin is, pasok na pasok sa akin yung mga sudden classes. So, naka 91 sudden classes ako noon. But, when the system generated and released the new rating of teachers, is bumaba yung rating ko. So, from 5, naging 4.83. So, ayun, bumaba yung rating ko. At after that, starting Monday, nawalan ako ng student. As in, wala. So, tinamad ako nun, guys. Kasi, biruin mo, guys, mag-standby ka for 8 hours, pero walang pumasok kahit isa, diba? So, ayun, sobrang halaga ng rating para sa atin. Basta ingatan niyo yung rating niyo, yun lang yung masasabi ko sa inyo. So after that day na tinamad ako, kinabukasan nag-standby ulit ako. And then may pumapasok na sa akin, paisa-isa lang, as in isa lang talaga. So yung unang pumasok sa akin na isang yun, yun yung old student ko. Okay? And then on the next day may pumasok din naman ulit. So new student siya. From the days na sobrang swerte mo, kasi within the week, guys, nung 5 pa yung rating ko, ha, nung 5 pa yung rating ko, inabutan na ako na nang wala na akong free flag, no? So, kahit may free flag ka or wala, may papasok talaga student sa inyo. Kung 5 yung rating nyo. Kung newbie ka din, okay? Kung newbie ka at 5 yung rating mo, may papasok at papasok talaga sa inyo, students, okay? So, yun. So, 5 yung rating ko, okay? So, nakapag-conduct ako nun. Times na 5 pa yung rating ko, nakapag-conduct talaga ako nun ng 91 lessons in just 1 week. Okay? 1 week. Right? So, yun. After that, yun na. Nangyari na yung pinakinakatakutan ko na lagi kong nababasa sa mga rants ng mga teachers na wala nga doon talaga ang students. Yes, nawawalan talaga. Pero ngayon, ang ginagawa ko is binabawi ko lahat. Tinatabunan ko yung mga low rating ko. Sa 91 lessons na nakonduct ko, mayroong nag-rate sa akin ng 86% na 5, and then 11% na 4, and then 3% lang na 3. So, yun. So, huwag kayo mawala na pag-asa kung nawalan kayo ng students. Mag-standby lang kayo, dadating yan, tapos ibigay nyo na lang talaga yung pinaka-best mo para ibigyan kayo ng rating na 5, okay? At para matabunan nyo yung mga low rating nyo na 3 or 4, 2 or 1. So, ayun. Sa 91 students na tinuruan ko, 86% of them rated me 5. So, bakit naman ako mawala ng pag-asa? So, hindi naman ibig sabihin na low rating ka, hindi ka napipiliin, di ba? Hindi naman ibig sabihin na nakatanggap ka ng low rating is hindi ka na magaling. Maybe may pagkakamali ka, pero alam mo naman sa sarili mo na binigay mo yung best mo at alam mo sa sarili mo na kaya mong makabawi. So, ayun, huwag kayong mawala ng pag-asa. Okay? So, isipin nyo, mas marami nagbigay ng 5 kaysa sa 4, kaysa sa 3, kaysa sa 2, kaysa sa 1. Pero kasi minsan naisip ko din na hanggang kailan ako maghihintay ng madama ulit dadagsan ng students. I have so much bills to pay. Diba? So, ayun. Minsan naisip ko na ganun. Pero, lalaban at lalaban pa rin. Pero kung malaman nyo na nag-switch ako ng other company, sana naiintindihan mo. Pero sa ngayon, guys, is I always think positive. Kasi, you know, nakaka-good vibes din. Kahit ba wala kang students, nakakapag-share ka naman ng knowledge sa mga kapwa ko teachers. So, yun. I'm happy for that. So, ngayon na guys yung masama dun. Kaya dapat, lagi nyong iingatan yung rating mo, lalo na kung newbie ka pa lang. Okay? And also, guys, merong isang student sa akin na nagbigay ng low rate, which is 3. Pero, hindi ko naman siya na class. Bakit niya ako bibigyan ng 3 kung hindi ko naman siya na class, diba? So, ang ginawa ko, I ask the admin kung pwede kong i-dispute yung rating, yung low rate na yon.
So, yun, pwede siyang i-dispute, guys, kasi nag-reply yung admin na, oo, pwede daw, na i-remove na lang daw nila yung rating na yun, since valid naman yung reason ko kung bakit gusto kong ipatanggal yung rating na yun. So, pwede yun, guys, kaya huwag kayong matakot mag-ask kay admin about the rating. Ayun lang, guys, yung gusto kong i-share sa inyo. I am not discouraging you to apply in native camp kasi maganda naman kasi talaga. It's just that daming teachers na naghahanap ng trabaho ngayon dahil sa pandemic. And ang panlaban na lang natin is yung, you know, yung profile natin sa mga students natin para piliin tayo. But then again, it's really hard. Based on my experience, it's really hard to get more students kapag low rating ka. So, ayun lang, guys. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Isipin nyo na lang na makakabawi rin kayo. At yung every lessons nyo, ibigay nyo yung best nyo para, ayun, mabawi nyo yung mga low ratings na nagbigay sa inyo. So, ayun lang, guys, yung may share ko ngayon. Ayokong maging bias. Ayokong sabihin na napakaganda ng native camp. Siyempre, meron din siyang mga, you know, kung may maganda, meron din masama. Diba? So, yun. Pero hindi ko sinisiraan yung native camp. Ang gusto ko lang is maging true, 'di ba? What do you expect when you enter here in native camp? So ayun lang, guys. Thank you for watching and please subscribe on my channel. Bye.